list yung Fanny. Now, Bren is looking to fight. Pero sabi ng RSG, kung talo tayo sa hero, talunin natin sila sa playstyle. Let's just trade for more resources. Minsan kasi naniniwala ako, pagka hindi mo kayang counterin yung isang hero, wag mo na lang siya bigyan ng magandang game. Yeah. Alam ko na experience mo din yung mga ganung times, Santi. Oo, pahihirapan mo lang talaga siya. Yung pasisikipin mo yung mapa niya, hindi mo papakuhanin yung mga gusto niyang kunin. And that is the resources from their side. Pwedeng mag-invade ng mag-invade na lang yung RSG. Pero alam mong si Saksay, meron siya ditong awareness na alam niya kung saan maganda pumwesto. Pero si Super Marco, take note ha, hindi siya gaano ditong nabibisita ng RSG. Mm-hmm. Malaking dagok to if ever na mapabayaan talaga nila ang isang clan. Kasi talagang shredder din to pagdating sa late game. Kaya niya ditong tapatan yung lineup ng RSG. And without the crowd control, mahihirapan silang i-shutdown yung Fanny mamaya ni Saksa pag ito yung napagbigyan. And mukhang nanakawatan ni Demon kahit doon yung orange buff dito ni Fanny. Tapos si Fanny naman ay nandun na sa purple buff, kinukuha niya na yun dahil alam niya din na nag-retribution na doon sa side na yun si Demon kahit. Pero dito sa may gold lane, a very equal matchup if you think about it, pero nakuha na ni Beatrix yung kanyang turret. Yeah, again, as you've been seeing, no, RSG, they're not looking to fight. They're always trading for the resources side ng kalaban. Si Saksa na walang pa ng orange buff. And even if sinabi natin na hindi masyado nabibisita si Super Marco, do take note yung Beatrix dalawang beses na umalis sa lane. Joy boy, though. Andito, tumatakbo. Unti-unti. Nagamit niya yung flicker niya, pero hindi siya ipipilit ni Saksa. Saksa dito, trying to get away. Super Marco, na may pinakalikod. Joy boy dito, nahatak pabalik. Pero sabi ni Light, hindi pa ako tapos. Gusto ko pa lumaban, nandoon yung snipe, pero hindi tatama. Kamuntik-muntikan na, mukhang dumaplis lang mula dito sa side ng Bren Joyboy. Oh! Demon Kite with the killer instinct. Kapag sinabi sa kanya na kaya mo yan eh, ng utak niya, gagawin at gagawin niya yun. And that is the prime example. Abang si Saksa naman. Ay meron ding sagot. Kumuha na lang ng Torre. Kasi for Bren Esports, it's imperative right now to get whatever it is na pwede mo makuha. Dahil naaagawan na din sila eh. Kung lugi ka dun sa patayan ng kuha ng kills, why not take the other route na kumuha tayo ng Torre naman or buffs na lang na pwede nating maibigay doon sa ating jungler. And in terms of the gold, alam mo na lamang talaga si Super Marco kasi siya yung napagbibigyan kanina pa. Pero ngayon, napipin down na yung lane niya. Doon na lagi nakatambay yung mga miyembro ng RSG. And parang magbabarkada lang dito yung RSG. Ito yung mga sophomores eh. Ito yung mga second year high school. Ay, tapos yung Bren, sila naman yung first year. Pero yung mga first year dito, gusto na talaga lumaban. Super Marco on the side. Nakikita nyo naman si Demon Kite. Pumasok na lang with a Phantom Execution. Kinabo ni Nats. And Nats will get the kill. Joy Boy, Super Marco, nandun may pinakagilid. Si Nats tatakbo na lang. Masyadong ngang maku-nuts and at the same time, Bren Esports not getting any kills on that exchange. Sobrang kunat nito ni Nuts. Makunat na, makulit pa. Imagine mo, nung kanina nakita natin, pinatay ng Esmeralda yung Derot, which you don't see in any game. Oh, kasi Derot yung humahantik sa Esmeralda, si Nuts sabi niya, lakong pake, ako si Nuts. Masyado makunat, pero si Light dito makakatakbo. Nandiyan, kita nyo naman yung ultimate ni Light. And grabe naman yung sipet! Grabe naman yung hatak! And two people dead for the side of Bren na naman! Mapupunta na naman ito sa pagbasag ng dalawang Torre and yung RSG. Bigla na lang bumaliktad eh. Kanina mukhang dikit pa yung laban. Midnight, Santi, I have to ask. Ano nga bang nagiging problema ng Bren ngayon? Kasi yung Bren, nakakakuha siya ng mga damage output naman. Nakakabawas naman eh. Saan nga ba kinakapos ang Bren? Alam mo, lamang lang talaga ang sa experience ang RSG. Kumbaga, lamang sa aral, lamang ng isang taon, lamang ng isang season, they know for a fact na again, yung early game, hindi nila pwedeng hayaan makapag-snowball si Fanny. The battle was just the resource control on the side of RSG. I was talking about earlier na si Super Marco, na iwan sa lane, tumataba, pero pantay sila ng gold at ng level kahit dalawang beses nang umalis ng lane yung Beatrix to help on the objectives of RSG. Mm-hmm. And nakikita mo naman eh na in their items, lamang na lamang sila 9,000 gold lead from the side of RSG. Nakukuha na nila yung kinakailangan nila and Nats here. Kahit siya yung maunat, nandyan din yung damage na daladala niya. So yung RSG, sinasabi talaga na una kami ng isang taon sa inyo, alam na namin yung ginagawa nyo. Yung ginagawa nyo ngayon, nagawa na namin dati pa at ngayon pwede na silang mag-push ng inhibitor. And you tinamaan ng isang matindi.
right, going in, pero sasa dito, right? Trying to just get away dahil nga kailangan nila dumipensa. And ngayon, the slow but steady push and saksa going down doon sa barrel na ginawa ni Eman, pero hindi pa sila tapos doon. Gusto pa sila mauli dito, pero Eman hindi magpapapigil. Gusto pa niya mag-snipe ng malayo, malapit, at kung saan pa, RSG securing game number one. The sniper, meron ding baon at dala-dalang bala itong RSG. The clean win. Sobrang bilis na naging laban sa ating first game dito sa seryeng ito. Ibang klase ang RSG. Before I head in doon sa mga bagay na kailangan pag-usapan kung bakit, midnight. Para sa akin ha, as a Beatrix na naglalaro ng isang Beatrix, that was the perfect exchange ng mga barrel sa isang sequence na pagkuha ng mga kills. That was dirty. Eman, imagine mo, okay. Huh? Explain ko yung nangyari ha. Lumabas si Pani. Wala siyang tinit. Sabi ni Beatrix, nasa likod yung Pani. Dito ko babarlin. Kasi dito babalik yan. Oo. Napredict niya na kung saan yung magiging path. Alam niya na nang-fake lang si Saksa doon na hindi niya talaga itutuloy. Oh. And yung timing niya kung saan tumawid mismo yung Fanny, nakaabang lang eh, parang spray gun. Ito yung punto kanina eh, na pinag-usapan natin eh. If you cannot counter or kung hindi mo ma-counter ang isang hero, sige, wag mo lang siya bibigyan na magandang laro. Yun yung ginawa ng side ng RSG. All points covered para sa kanila. Ang ginawa nila dito, malakas ka pagka may orange buff ka, tanggalin natin yung orange buff mo. Malakas ka pag nanguna ka o pumantay ka, bawasan natin yung jungle monsters mo. Ganun eh. Yeah, again, it's just the battle of resources. Ulit-ulit natin sasabihin to. It's not a clean game. It's not a perfect it's not, game. It's not from RSG. Again, yung turtle fight, they win an error. At yung idea na nag-stick tayo sa pagkuha ng resources, lumaban sila. Mm-hmm. And napunish sila ng Bren Esports. But that was the one and only time na nangyari yun. And for the whole game, ang naking focus